Siya ang kinuhanin ko. Sinanag daw rito mo. Pakalawang nanay sa ating lahat noon. Huwag mo mang isisi sa akin to. Hindi mo ba naisip dahil sa'yo kayo nangyari to kay Nana Gloria? Balik sa akin po, Frank. Ilang tao pa ba yung kailangan mamatay ng dahil sa inyo? Hindi dapat nangyari sa inyo to. Hahanapin ko si Papa. Bibigyan ko ng hustis yung pagkamatay mo. Meron ako nakitang babaeng kayo na inala dito. Si Rian, nandito sa building ko. Malamang umaaligid yun dito dahil sa koneksyon ko sa'yo. Doon yung paraan yung babae niyan, Jago. May international bazaar na dadating dito sa Pilipinas. Si Tuason ang sponsor. Pinakiusap ko na kay Vera. Nakausapin niya yung contact niya sa abroad. Doon sa bazaar nila padadahanin ang mga droga. Itay ko mga tao mo. Gurado ako. Makikita mo babae. Viral ko sa social media ngayon. Binabatikos ng mga tao sila dita dahil sa pagsampa ng kaso laban kay Amelia. Jesse, kailangan ni Tita Ayo. Ma, bakit mo ginawa? Imbis na makakatulong kayo sa mga problema natin, lalo nyo lang dinadagdagan. At eto, kayo, sumasali pa kayo! Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan, ha? Mama mo pa rin ako! Sir, alam ko po, natatagalan ng paghuli namin kay Bonifacio kay Tiago, pero... But don't worry, sir. May lead na po kami sa kanila. Eh, huwag po kayong maglala. Mahahanap din namin sila. Tinataya ko na ang pangalan ko. Hmm? Thank you, sir. Stress ka na naman. Relax. Malaking kaso tong hawak ko. Hindi ako pwedeng papetiks-petiks lang. Eh, lahat naman ng kaso hinawakan mo, binigay mo naman ng lahat. Binigay ko ang buong buhay ko sa serbisyo. Tayo nang maayos. Alalahanin mo, nakakabit ang pangalan ko sa pangalan mo. Ayaw ko na may maridig sa mga kasamahan ko na mahina ang anak ko. Yes, sir! Gagalingan ko po. Sisiguradin ko, hindi ko kayo papahiya. Hindi ko kailangan ng magaling. Ang gusto ko, maging number one ka. Huwag mo akong bibigoyin. Yes, sir! Tatay mo si General Maximiliano? Oo. Ako nga pala si Marshal. Marshal De Leon. Gregorio Maximiliano. Madalas ibalita yan si General Maximiliano. Isa sa pinakamagaling na general ng bansa. Idol ko yung tatay mo. Isang araw, gusto ko maging katulad niya. Tignan natin. Kailangan mo munang pumasalit sa PMA. Matila matibay dito. Kakayahanin mo kaya? Nung umpisa pa lamang, pangarap ko nang maging sundalo. Kaya ano pang ibigay nalang sa akin pagpapahirap? Kakayanin ko. Alam ko yun. Napatunayan mo na ang sarili mo bilang isang sundalo. Ano pa ba ang kailangan mong patunayan? Hindi ako pwedeng tumigil. Para kay tatay, hindi ako pwedeng tumigil. Sir. Sir, patawarin niyo po ako. Umalis ka! Sir, hindi pa po huling lahat. Babawi po ako. Patawarin niyo ako, sir. Wala kang kwenta. Kuya! Nurse! Pa! Ayaw na naman niyo! Pa! Pa! Sir! Pa! Hindi mo nangyari ang lahat na ito, hindi sa'yo, Marshal! Greg, please don't tell me na sinisisi mo pa rin ang sarili mo sa mga nangyari. Ba't mo masisisi ang sarili ko? Wala naman akong ginawa. Hanggang sa huling sandali ng buhay ng aking tatay,
sinumpa ako ng tatay ko at dahil yun kay Marshall. Greg, tigilan mo na ang pag-iisip na ganyan. Ang tagal na nun! Napatunayan mo na ang sarili mo! Hindi sapat yun, Lorna! Hindi yun sapat! Sina Bonifacio at Tiago ang pinakamalaking pugante sa bansang ito. Kapag nahuli ko sila, hindi makakalimutan ng tao ang aking pangalan. Ang ating pangalan. Kahit hanggang hindi ko sila nahuhuli, hindi ako makukontento. Si Rian. Ha? Ilay. Hello, anak? Rian? Kumusta ka? Ma? Ma, ayos lang ako. Napatawag lang ako para malaman kung masuha yung lagay niyo dyan. Ayos lang naman kami. Rian, anak, alam mo ba, gumagawa na kami ng paraan para makalaban kami ni Kila Tiago. Alam mo ba yon? Nagsampa na kami ng demanda. Huh? Ano ang kaso? Kidnapping! Nagbigay na ng testimony si Eli. Rian, tutulungan ka namin. Pera. Anak, hindi mo haharapin ang laban na ito ng mag-isa, ha? Salamat po sa inyo. Ma. Ilay. Mahal na mahal ka namin, anak. Lahat gagawin namin para makatulong sa'yo. Ha? Salamat. Klase talaga yung anak mo, Marshall. Duloy mo. Nagbigay ng impormasyon na may papasok doon na droga dito sa ating bansa. 1 billion worth. Ha? Siguro naman eh, patunay niya na pwede mong pagkatiwalaan si Rian. Nang ginagawa niya lang naman yung tama. Hindi naman ibig sabihin na nagbigay siya ng ganung impormasyon eh, malinis na ang pangalan niya. Kahit ano pa man eh, espiya pa rin yung taong yan. Ano? Hindi mo gagamitin yung info na binigay sa'yo? Babaliwalain mo lang? Kilala mo naman ako, Marshall. Sigurista ako. Siyempre, pina-verify ko muna sa intel kung totoo yung sinasabi ni Rian. Tsaka, yan lahat ng mga ports na yan, pinasara ko na yan para hindi na makapasok kung meron man talagang droga na papapasukin sa ating bansa. Huwag kang mag-focus sa ports lang. Ang tignan mo kung sino yung gumagamit na kumpanya ng mga ports na yan. Silipin mo kung meron yung link sa mga shell company sa Tiago. Follow the paper trail. Sigurado ako magli-lead dyan kung saan nagtatago si Tiago. Yung mga salita ka eh. Mandong-mando ha. Parang ikaw may hawak ng kaso. Saan naman intensyon natin pareho, di ba? Mahuli si Tiago. Sana naman. Pag nagkatapat ulit kay Rian, huwag mong kalimutan yung tulong na binigay niya sa'yo. Ginagawa niya lang ang tama. Hindi siya ang kaaway natin dito. O kung natin, patunayan niya. Sumuko siya. Alam mo naman na hindi niya gagawin yun, hindi ba? Pasensya na. Hindi ko magagawang patakasin siya. Pasensya na. I don't want to waste your time. But you did already. So, what's my point of being here?
hindi pa rin namin inaalis yung mga mata namin dito sa mga ports na to, sir. Updated rin kami parati sa mga reports ng Marine Corps. Sir. May update na ba kayo sa surveillance nyo? Sir, base sa intel at sa hawak nating listahan ngayon, iba't ibang opisina ng Guerrero Shipping Companies ni Chucky. Matagal na sarado itong mga shipping companies na to. Yes, sir. At tinignan na rin namin yung ibang ports na wala sa listahan. At dito sa listahan natin, may opisina ang kumpanya. At sa ibang port na Pilipinas, walang Guerrero Shipping Companies. Ang ibig sabihin, may connection si Chago dito sa mga port na hawak natin. At posibleng magkaroon ng smuggling operation dito sa mga lugar na to. Sana nga itong naka-confine eh, kung utos-utusan pa ako. Eh ano naman po ngayon, sir, kung naka-confine na siya? Wala naman siyang kapangyarihan na pasunurin ka. Oh, baka naman kaya ka nagagalit kasi lahat ng sinasabi sa'yo ni Marshall, hindi mo naisip. Maiisip ko rin yun. Inunahan lang ako. E kaso nga, sa inyo pong dalawa, ikaw pa yung nagpupuyo sa galit. Ikaw ang talo. Ikaw, Michelano, alam mo ba yung honor code? No, sir. Cardinal, alam mo ba yung honor code? We cadets do not lie, cheat, steal, nor tolerate among us those who do. Very good. Sir, thank you, sir. Yan, gayahin nyo si De Leon. Sa isang platoon, hatiin natin tagwawalo. Ikaw, Michelano. Ikaw yung templado ng Alba! Ikaw din yun! Ikaw yung templado ng Bebo! Squadron din! Siliano! Picture! Harap sa likod! Harap! Tumilang! Okay. Troops, pagsasayanin natin ang combat, defense at saka offensive. Okay, ikaw, Kadit din yun. Okay, sinong lalaban kay Kadit din yun? Officer! Okay, go! Okay, go. Attention! Sir. At this! To ship! Yes, sir! De Leon! Sir! Ang galing mo bata ah. Saan mo natutunan yun? Meron ka bang combat training noon? Sa maniwalat kayo, hindi. Mahilig akong manood ng aksyon at superheroes. Pangarap ko talaga to, sir. Yun ba ang pangarap mo sa buhay? Magkapagbakbakan? Sir, pangarap ko makapaglingkod sa bansa, maging tagapagtanggol ng mga tao, at magkaroon ng tahimik at maayos sa Pilipinas, sir. Magaling! Na sa ospital ang mga kadete, sir. Ang sabi ng doktor, magpapahinga lang sila doon overnight. Bukas, kapag bumuti na ang lagay nila, makakabalik na sila sa kampo. Kadet Maximiliano, ayon kay Kadet De Leon, nakita ka raw niya na may inilagay sa inumin ng mga kasama ninyo.
Totoo ba yun? Magsalita ka. At huwag kang magsisinungaling. Alam mo na may honor code tayo. We do not lie, cheat, or steal. Sir, kasalanan ko po, sir. At dahil diyan, nag-overexert ang mga kabas ninyo. Ang iba ay nag-collapse. Kaya kinailangan sila dali sa ospital. Sir, wala po sa intensyon ko magkasakit ang mga kasama ko, sir. Hindi natin tinotolerate ang ganyang pag-uugali sa PMA, Cadet Maximiliano. At dahil diyan, magkakaroon ka ng demerit at angkop na kapalusahan. Ready! Great! Ready! Great! Number one, sir! Two! We want to talk to Maximiliano. Sir! Clear! Hindi mo na ako binigyan ng kahiliyan. Nagawa mong sabutahin, pati na ang kapwa mo, kadete. Huh? Kalat na sa buong kampo sa mga kasamaan ko ang ginawa mo. Wala kang kwenta! Ayaw ko lang makita ang pag-uukuha mo. Bahala ka sa buhay mo. Diyan ka na! Inatake sa puso ang tatay mo. Bakit mo siya tiniis ng ganun? Hindi ka man lang tumawag kahit isang beses. Hindi ka man lang nakahingi ng tawad sa kanya. Diyos, nagtakol sa akin. Hindi pa uli ang lahat. Humikas ka na ng kapan ngayon. Sir, patawarin niyo po ako. Oh, manis ka. Babawi po ako. Patawarin niyo po, sir. Wala kang kwenta. Kuya! Lars! Ba! Ba! Tita. Oh, Ethan. Tita. Tulungan ko na ko kayo. Gusto niyo bang sa mga presyo na? Nakaschedule ako ng visit kay Marshall eh. Okay lang, kaya ko naman eh. Ethan, I know this is too much. Pero is there any way para matulungan natin si Marshall? Kasi bukod kay Jesse, ikaw lang ang malalapitan ko. Tita, kahit gusto ko talagang tulungan kayo, hindi po talaga pwede. Meron kasing nilabag na protocol si General. Meron siya kailangan narapin na kaso. Protocol? May protocol ba sa pagiging ama? Sa paggawa ng tama? Eh kung yun talaga yung gustong paniwalaan ni General. Saka, bilang sundalo, meron talaga kami sinusunod ng mga patakaran. Alam ni General yun at sigurado ko alam niyo rin mo yun. At dahil sa pagkilos niya mag-isa, parang niya na rin sinasabi na wala siyang tiwala sa militar. Yun din ba tingin mo kay Marshall? Tita, hindi ko naman ho talagang gustong makita si Tito Marshall na nasa ganitong sitwasyon. At ayoko maulit sa kanya yung nangyari kay tatay, pero... Ethan, mapipigilan natin yun. Yun ang pagkakaiba ni Marshall at sa kalagayan noon ni Edgar. Kita. Ako nga lang yung nakabangga sa'yo noon. Ngayon, hindi na. Iba na. Salamat. Ano bang ginagawa mo dito? Kagagaling ko lang kasi sa school. Eh, nalaman ko, nauwihan mo na din. Kaya, tinahanan na kita. At tinda ka, tata ka. Ha? Hindi na. Kaya ko na. Sige na. Salamat, ah. Salamat. Aba, matagal na kasi tayong hindi nakapagkwentuhan eh. Kwento mo naman ako. Kamusta pamilya mo? Kamusta yung kuya mo? Nanay mo? Ayos lang ba sila? Oo naman, mabuti naman sila. Tsaka, busy lang talaga ako. Ikaw, buti nakabalik ka na sa pag-aaral mo. Siyempre, sinisigurado ko na pagbubutihin ko yung pag-aaral ko para maging proud ka naman. Para maging proud ka sa sarili mo. Kasi siyempre, para naman sa'yo yan, di ba? Salamat. Paano? Atid na kita. Oh, hindi mo ba na-miss yung kuya service mo? Sige na, tara na. He was left with no choice but to act on his own. Kahit pa ulit-ulitin pa mangyari ito, susuportahan ko ang asawa ko. Kahit alam niyang pwede siya mawala sa serbisyo at makulong? Lalabas din naman ang katotohanan kapag natapos na lahat ng ito eh. Natakot ako para sa mag-aama ko, pero kailangan nila ako ngayon. Gagawin kong lahat para suportahan ko sila at protektahan ko sila at mahuli si Tiago. Ikaw ba yun din bang gagawin mo, Ethan? Thank you.
bakit ganun? Habang tumatagal, parang mas lalong wala akong alam sa nangyari kay tatay. Konektado ang investigasyon kina Tiago at Rian. Dapat na silang mahuli. Ang alam ko, ang hawak niyang kaso nun, yung tungkol sa mga batang terorista ang kaso niya. Ikaw ba, Jesse? May alam ka ba tungkol dito? Wala. Ayos ko lang. Bakit pa siya bumalik? Puro problema naman yung dinala niya sa pamilya namin. Ngayon si Papa, paano kapag may nangyari kay Mama sa susunod? Jesse, huwag kang mag-alala. Meron naman magbabantay kay Tita. Siya nga pala, si Nilay. Meron na ba silang update tungkol kay Rian? Gumagamit sila ng radyo para makausap si Rian. Hindi tama yung ginawa mo. Nilagay mo yung sarili mo sa panganib. Pero hindi naman po pwedeng wala akong gawin. Para makuha na natin yung hustisya, para malinis mo yung pangalan mo at ng anak natin, para matahimik ng buhay natin. Ano ba akala mo? Ganun lang kadali yun? Kaya mong patumbahin ang private army ni Amelia kung hindi ka man daanin sa dahas ng mga yan. Sa korte tayo uubusin yan, sa dami ng abogado. At ngayon, ano magagawa ko? Wala akong command. Narilib ako. Hindi naman tayo habang buhay magiging ganito dahil wala tayong ginawa at wala tayong ginagawang masama. Alam ng Diyos yan! Malalagpasan din natin ito, Marshall. Basta wag lang tayo mawala ng pag-asa. Lalaban tayo para sa pamilya natin at dahil yun ang tamang gawin. Kaya't hayaan mo akong gawin ng tama. Hayaan mo ako na lang. Huwag mo nang dagdagang panaalalahan kita. This is insane! Kapag hindi natin nahanap ang droga, malaking pera ang mawawala sa atin. Marami ng kliyente yung nag-expect na darating dito ang bagong droga natin. Kapag hindi nangyari, hindi naman kayo mapapahiya eh. At alam na yun ang pinakaayaw ko, magpapahiya ako! Oh my goodness, this isn't the first time na sumakit ang ulo ko sa inyo! Sa tingin nyo ba ganun lang kadali maglabas ng droga sa isang public place? At sa isang bazaar pa? Tumahimik kayo. Alam nyo, mas lalo akong hindi makapag-isip sa kakangaw-ngaw ninyo eh. Sa tingin nyo, i-check pa nilang isang kargamento na nanggaling sa isang international charity? I have pictures. Yes, Padre. Always, I'm expecting your full support on the event. Sige, sasabihin ko sa kanila na na-ship out na kargamento. May mali dito. Masyadong tahimik sila, Papa. Sigurado ko ngayon alam niyo ng pantay sarado lahat ng pier. Kailangan ko malaman kung anong plano nila.